Upo na talaga. Sumalampak na talaga sa kalawas. Yeah, para mapitas ang nasa ilalim. Ayo, para mapitas ng ano yung nasa ilalim. Ay, yan po ang pamamaraan. Oh, tinamo nga naman. Gaano katindi yan, no? Oh, kaya kasi nasa ilalim kasi may mga bunga. Bata pa lang ito, ano, Jojo? Ah, bata pa po yan. Sa kulang... Dalawang taon? Oh, tatlong taon. Mahigit. Ha? Baka na, ano yan, saksa na yan, ano? Oo, dadami na po lalo yan. Kaya... Nasa ilalim yung bungang ko niyan, marami. Kanya, hindi ko lang disasalpakan. Oo, oh, dahil sa mababa. Kaya kayo naman sa kalamansi pagka mababa. Mas lalo yung amin doon. Oo, oh, mas makumpang mababa rin. Mababa, abat. Kasabi. Mabihayang araw sa inyo mga trivia, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating pong mga bagong subscriber, pati na rin po sa mga tumututok nitong ating video. Salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. At eto mga trivia, tayo po ay papaharvest po ng ating kalamansi. Habang may presyo po ay atin na pong ipapitas. Dahil yun nga, medyo bumaba po ng konti pero maganda pa rin po yung ating presyo ng kalamansi po natin. Kaya ngayon naman ay yung ating pong mga mamimitas, ito sila po ngayon ang kumahataw sa ating pong kalamansi. Ngayon pakukuha po natin mga katribya po yung lahat po ng mga malalaki na po pwede para meron po tayo mga panunod ay lumaki uli sa susunod. Ayan, kasama po natin dito si Ate Aja. Ayan, matagal itong batikan na talaga ito sa pagpitas ng kalamansi. Ayan, kahit na siya po ay medyo may edad na, ay diretso pa rin. Basta't nakikita bunga, ano Ate Aja? Ayan yung ate pong tropang mamimitas. Ayan, si Ate Terry, kamusta na kayo Ate Terry? Good morning sa ating mga suki, sa ating pong mga subscriber. Ayan, balik ulit sa pagpipitas ng kalamansi. Ayan. Aba, hindi nyo naman ay nakakandong ka na uli kayo ah. Wala council eh. Ilagay nyo muna sa sakot, wala pa tayo red bag. Mahalay-hay na lang muna yung... Madaling araw pa yung pinag-in niya. Nagbante rito kagabi. Para daw mauna sa pagpitas ang kalamansi. Ayan, sasako na lang muna at mamaya na lang maiko. Ala, si Patong eh. Ayan, mabigat po yung mga daladalan nila. Sasako. Ayan, para po si matuyo at makalayhay piliyan po nung ating hinog. Mamaya natin isasalin po sa red bag. Ayan, balik ulit sila sa kanilang magpitas. Papagawa si Unis. Gawa ka lang ng kandonga. Pagawa daw siya. Okay na kama sa kawan niya. Hindi. Ako gumawa nito. Ay, ikaw ba gumawa niya ng kantong ka? Ay, ah. Ayos pala eh. Si Bebe hindi namitas. Eh, magkukan eh. Babanlaw eh. Maglalaba. Babanlaw sila. Ayan, nakalaki po mga katribya po yung ating bunga. Kaya, maganda pong balita. Yeah. Yeah, yan na po magandang itingi sa palengke. Marami po kasi ngayon mga katribya, maliliit po yung kalamansi. Halos na nakakayod. Ganyan po talaga pagka po mahal ang kalamansi. Minsan eh, sa maliit ay nakukuha. Tingnan nyo nga naman po itong ating kasama. Oh. Inupuan na talaga. Sumalampak na talaga sa kalawas. Oh, yun.
Yeah, para mapitas ang nasa ilalim. Ayo, para mapitas ng ano yung nasa ilalim. Ay, yan po ang pamamaraan. Oh, tingnan mo nga naman. Gaano katindi yan, no? Oh, kaya kasi nasa ilalim kasi may mga bunga eh. Bata pa lang ito, ano, Junior? Ah, bata pa po yan. Sa kulang... Dalawang taon? Oh, tatlong taon. Mahigit. Ha? Pagka na, ano yan, saksa na yan, ano? Oo, dadami na po lalo yan. Kaya, nasa ilalim yung bungang ko niyan, marami. Kanya, hindi ko lang disasalpakan. Oo, dahil sa mababa. Kaya kainaman sa kalamansi pagka mababa. Mas lalo yung amin doon. Oh, mas makumbang bababa rin. Mababa, abat. Kasabay no kala dyan yun eh, abat gumanon yun. Ah, pumandak. Pandak. Mas maganda yung pandak na marami sanga. Mapakarami. Oo, tapos maraming bunga. Kaya masisiyahan ka doon sa kuwan, pagpapabunga niya. Nagbumbo na naman. Ah, maray siguro, bulaklak. Yung bunga makaroon tamaan. Ah, oo. Pero may bulaklak pa rin. Ah, may bulaklak? Oo. Ang kalamansi kasi dire-diretso pag bulaklak. Dahil hindi ba noon nagpapitas kami? Oo. Ayun, namulaklak ulit. Ah. Yung mga pinagpitasan, no, lalabas ang rin ng bulaklak. Sabi ko nga, Joel, naubos mo pera ko ba? Eh, pabalik naman din kasi yun. Ayun nga naman. Pagkaganyan ka mo, may presyo pa ka ang kalamasi eh. Mababalik. Habang may presyo, pitasin na. Pag malalaki na eh. Eh, gano'n ba kalalaki kay Kuya Joel? Na ano? Napitas eh. Yung ganyan na yan, ayan. Yung iba. Ah, may pwede na. Yung mga ganyan. Ayan, oh, mga alanganin. Ayan. Oh. To pwede na palang pilitin. Sama, sa ano nito, katapusan daw. Ah, doon pa titira. Oh. Sa bagay, kaya naman yun, lilintog pa. Lilintog pa. Ano yung magkapitas uwan nyo ng konyo? Nang maliliit. Kasi nga naman, sayang nga naman niya pagka maliliit. Magkaan sa ating bangan. Oo. Oh. Tsaka kawa, sulit naman niya pagka malalaki. Ano ba yun? Mm-hmm. Ah, hindi na eh. Yung abiyang! Oh. Tawag ka ng iyong kuhan. May umahanap sa iyo. Mm-hmm. Asawa ni Baby, ne? Oo, meron sila. Bakit? Eh, magla naman po yung ating papaya, Katribia. Oy, bakit? Oo, oh, meron ka ating Apyang. Bisita. Ayan, yung ating senior citizen. Wow, sarap yata, Tere. Ano ba masasabi ba, Tere? Malalaki ba? Ayan, ayan. Oo, malalaki. Ayan, yung dilaw. Kailangan, chip-chipin na. Ayan, nakatsempo si Ate Terry ng pongkan eh. Baka Ate Terry malasing ka dyan, ha? Matamis! Target natin dito mga katribya ay 10 bag ng ating mapipitas. Pwede nyo! Hindi pa ito. Pagmamunga yung nandoon sa langka. Ay, lalo na yun. Ay! Marami yun, Ate Terry. Maraming puno yun. Oo, mayabas na yun. Mm-hmm. Kaya pagka lumaki sa susunod yun. Oo. Puro mga bata ang pipitasan ninyo ng kalamansi. Yun nandito sa kabila ko rito, marami ng bulaklak. Yung bata rin niya. Nagbunga na nga siguro. Mm-hmm. Susunod nun, yung kay Tonyang naman, matanda na yun. Oo, yung sa akin naman ang aariba. Bata naman. Ganun lang naman, yung palita lang na ba niya. Pag matanda na yung kabilat, nababatain. Oh. Isa amin naman ang hahataw. Meron pa, syempre. Andiyan naman si Bernabe. Kaya kayang-kaya natin niya. Minsan naman, parang namamanhid yung buong katawang ko. Kala ko eh. Ay, okay lang to niyang din naman nalakan na rin yung iba, yun. Kaya, maraming pitasin si Tonyang. Ang hindi lang niya naalagaan ay okrahan eh. Yun daw pang sisingit daw sa mahal. Gusto yata daw 3,000 kaya hindi ka agad in-spray. Yeah. 3,000 yun pagka magtitingi. Ayan katribya, hindi naman po lahat po makukuha po dahil marami pang mga alanganin eh. Marami. Yung mga malalaki lang ang ipitasin muna para mabilis lumaki yung panunod. Kaya kung ano naman ang abutan ng presyo niya sa susunod na pitasan.
Swerte natin pag mataas pa rin. Yun talaga ang naka-ukol po na presyo niya. Eh, uunahan na po natin yung kawatan. Maka mamaya eh, tayo na lang ang tinitingnan po niyan. Tasin na po natin yung lahat ng po pwede. So, gaya nito. Oh. Kaya naman po nito mga trivia, dumoble po laki. Kumpara mo doon sa ibang mga nagpipitasan na maliliit ang nagiging bunga. Kaya nakakayod. Ito naman sa atin, hindi mo kailangan kayo rin dahil meron tayong mga malalaking bunga. Yeah. Eh di po natin makukuha lahat ito. Ang kalamansi, mga ka-farmers, yan po ay pagka yan ay nagbunga, isang pitasan, may maiiwan. Yung maiiwan po doon, yun yung ating pong panunod. Yan naman po, palipasin lang po natin ng halos mga 2 linggo. Uulitin na naman uli po yung pagpitas. Magiging size na uli yung ganyan. Kasi misa naman, pagka madalas naman ang pagkapatubig mo, lalo na kung meron kang sunong na abono, mabilis din lumaki ang kalamansi. Kaya lang kung minsan dyan, nadidelay po ang paglaki niya pagka matidelay ka ng patubig. Kaya yan po ang technique sa ating kalamansi. Pag sumulumaki, tutubigan nyo weekly ang pagkapatubig. Kaya lang, ang tubig po nito kailangan busog. Kasi pagka hindi po busog po sa patubig ang ating po kalamansi, eh may hirapan po ang paglaki po niya. Hindi naman po mga katribya kakapalan ng bunga po nito, pero bukod naman po yung mga pitasin. Kaya yan yung ating inaalagaan. At least sulit naman po ito yung ating pong tinatrabaho. Kasi pagka hindi po natin ito tatrabahuhin, wala kang bungang mapipitas, di ka makakatsyem po ng magandang presyo. Kaya yun naman po ang good news natin sa ating pong mga magkakalamansi na sasabak sa ganitong negosyo. Kailangan iba yung sipag, tiyaga, tsaka kailangan meron ka rin kapital para meron kang puhunan, may pang umpisa ka, may pang alaga ka. Dahil ka wala po yan, wala kang patubig, wala kang panlagay ng abono, hindi ka makakakita ng bunga ng kalamansi. Kaya minsan mga katribya, tumataas po ang presyo po nito dahil hindi lahat nakakapag-alaga at hindi rin po lahat marunong magpabunga. Kaya dyan naman po tsumetsyem po yung mga magkakalamansi na pag sila po ay nakapag-alaga tapos maraming bunga, na tsyem po nila ang presyo, maganda ang kinikita ng magkakalamansi. Eh lalo po ngayon, marami pong mga nagtanim po ng sibuyas. Doon po sa ating pong pinuntahan ay halos puro sibuyas po ang tanim. Eh ngayon yata medyo mababa ang presyo ng sibuyas. Kaya tsyempo-tsyempo lang din sa sibuyas, malaki rin ang puhunan. Pero pag na-tsyempo mo naman ang mahal ng sibuyas, jackpot ka rin. Ngayon sa kalamansi, pag na-tsyempo mo, mababa yung pitas mo ngayon, yung panunod naman mga katribya, possible naman, yan po ay tumaas. Kaya may bawi ka. Ay, hindi siya isahan lang po na harvest gaya ng sibuyas, na isahang harvest lang. Alam mo, pagka nadagdagan mo ng kalamansi, nadatang doon yung sukal. Kasi natatatak ko sa ako. Eh, yun yung damo. Damo. Sa ba madamo, kalako ah. Sa kabila. Sa baba. Ah. Meron ba sa doon? Meron na ba? Oo. Ah, nagdala na ng red bag si Kuwan. Oo. Oo. Eh kasi nga naman eh, mahirap nga naman yung pasalin-salin pa. Bagay, tama-tama lang, medyo nahahalay-hay. Kunti lang naman ng dilaw, mapipilian at ma-red bag na. Ipilian na ba dito maraduni ito? Oo, pipilian na. Kunti lang naman na hinog eh. Pagka marami hinog, ay, obligado talagang ikaw ah. Timbangan naman na. Timbangan? Dito na sa bahay matimbang. Hindi ko natalay timbangan eh, mamaya na lang pagbalik. Yeah, pupunuin na lang. Pupunuin na lang. Madali na magdagdag. Saka malaki rin. Sandali lang yun.
35 kumis sa pag malalaki red bag eh. Na yan. Ginhawa ngayon ng kalamansin. Nakuha na po yung pitasin eh. Ito mga trivia po yung pinagpitasan. Pagkayaan po ay ati pong tinubigan, lalabasan ulit po ng panibagong bulaklak yan. Yan yung mga pinagpitasan na po na yan. Sama pati rin po yung usbong. Kaya hindi po nahihinto po mga trivia po ang kalamansi eh. Pagkalimbawa nakuha mo yung malalaki, susunod to naman na yung mapipitas. After naman yan, yung mga panunod naman na yun, yun naman ang magiging kahalili. Tapos, yan, yung buko na yan. Lalaki po yan. Tsaka yung mga bulaklak, yan naman ngayon, mga katribya, ang papalit doon sa gamunggo. Kaya habang tumatagal yung panahon, yung buwan, tuloy-tuloy naman na lumalaki ang bunga. Sa continuous po ang inyong pag-aalaga. Kaya yan, yung ati pong inispray po na bulaklak, mga tagtag na iba. O yan naman po yan, ang susunod naman. Ilang buwan din po ang ating hihintayin para yan, e mapitas. Kaya dapat, tuloy lang. Sari na ba si ating? Diba? Ba't din? Ba't din eh? Ating nasa lang po ba kayo? Eh, ba, naliligaw ka ata? May sari kayo rin. Baka ako naliligaw ka. Hindi ate, pag ganun kasi yung gan, ito lang yan. Ito mga kakarap eh. Nagkakalituhan pa. Dito kasi marami, wala si ate. Oo, kaya pagkakuha nyo marami eh. Masarap mamitas. Ayan na, dahil pang bulaklak eh. Ayan yung na-spray natin ating eh. Kaya pang may presyo. Kaya makukuha na uli yung kuha na yan, ang alangan eh. Kaya bukod na bukod niya talaga yung pitas eh. Hindi na kayo magbubulitog. Oo, yung mga si Ate Aja nakasalampak na. sinalampakan na yung kalabas eh. Sa ilalim. Eh, hirapan daw siya kumuha de. Ayan, sumalampak na. Ito mga katribe, itong puno ng ating kalamansi na ito, ang bilang niya ay mga kulang 300, nasa 270 yung bilang po nitong ating kinipitasan na kalamansi. Yung dati kasi nitong matanda na pinatinan natin, ito na po ngayon yung ating pinagkukunan ng panusto sa pag-aalaga natin sa mga bata. Kaya maganda rin yung meron kang matandang kalamansi, meron ka rin bata na inalagaan. Kaya halimbawa, doon kasi sa batang kalamansi, yung bagong tanim, wala pa tayong gano'ng pang magiging harvest yan eh. Pero sa pamamagitan naman nitong ating kalamansi na medyo maedad na, pinagkukunan natin ang bunga, yun naman ang pinasusupply natin doon sa kabila para naman siya lumaki at hindi ka maiinip, susunod, yun naman ang hahataw. Yan po yung technique na pumamaraan po natin. Kaya hindi naman po tayo sabay-sabay po nagtatanim po ng ating kalamansi. Although po pwede rin po tayo magsabay kung maganda-ganda po ang inyong pong budget. Kung maganda ang inyong puhunan, okay po yun. At itong mapagsabay-sabay po na tanim. Pero pag halimbawa medyo konti lang naman po yung puhunan ninyo, yun, pwede po yung ating ginagawa. Ito yun. Yung bunga po na ating ginagawa dito, yung pinipitas, ito naman po ang pinasusupply natin sa pag-aalaga nitong kabila. Eh ngayon, malalaki na siya. Dami pong bulaklak. Nakakatribya. Yan naman po ngayon ang ating pong aalagaan. Starting na po ito, mga katribya po, ng ating pag-aalaga ng pamungahan nitong ating batang kalamansi. Kaya hindi naman tayo mga katribya nainip, malalaki na po yan, no? Maganda na po siya, pamungahin. Malabong na rin po yung kanyang sanga. Okay na po siya, magdadala na po ng mga magandang bunga yan. Kabukahan po niyan. Kaya pwede nga bukas po ito yung ating follow up uli ng ating pong pag-i-spray para hindi po makaporma yung mga insekto.
Ayan, yung mga insekto niya, ayan, yung mga naninira na yan nasa bulaklak. Pag may sira ang bulaklak, eto, hindi na po siya makakabuka. Pag ganito mga katribya po ang bulaklak, hindi pa po natin pinapapasok sa mamimitas. Masasakripisyo po ang ate pong kalamansi, yung mga bulaklak na ito pagka tayo nagpapitas ng ganyang kabukahan. Dahil may hina pa po mga katribya po ang mga petals po nito. Kailangan medyo matagtag na po siya para madampi ng ating mamimitas, hindi po siya masisira or malalaglag. Ganyan po ang pag-iingat. Ganyan po ang paraan po ng pag-aalaga po natin. Na hindi ko mo maraming bulaklak, maganda ang presyo, sasakripisyo mo bulaklak mo, papipitas mo, kawawa naman yung bulaklak mali mo, eh yan po yung mas maganda pa ang presyo. Yes, okay yun. Kaya hindi po muna natin ito pipitasin kung mayroon siyang bunga. Ano? Meron tayo mga maliliit po ng mga insekto dyan. Sabihin nun, mga ngailangan na po tayo rito talaga ng ating panunod po na pag-i-spray. Kaya na po, mga tag-tag na po yung iba. Ay pagka panahon po mga katribya po ng tag-araw, wala po tayong problema. Ay, no? Namumuti. Oh. Sa pagpapabunga ng ating kalamansi, sa talam lang po yung ating pamamaraan. Meron na rin po tayo ritong mahahalaw. Oh, bata pa lang po ito. 11 buwan. Oh, meron na po tayo mapupulot. Ang kalamansi kasi mga katribya, habang lumalaki po ang puno niyan, nadadagdagan po yung ating napipitas. Kaya hindi po sa isang ganito ay maka-expect na tayo makakakuha ng 15 kilo sa bawat puno. Wala pa. Papalaki muna siya ng magpapalaki. Pagka malaki na po at nang kagaya na ang ganito po ang sanga, malabong na siya at mabilog na. Ayun o, bibilog po kasi mga katribya po kalamansi ninyo eh. Pag marami pong bunga, hindi po siya tatayog. Pag mabilog na po ang kalamansi at saka yan, panggagalingan po ng marami pong bunga at para patiri po ng mga bulaklak. Unti-unti po yan. Diyan na po kayo makakakuha ng maraming kilo sa isang puno. Ayan, ang kalamansi po natin mga katribya, hindi naman po siya sabay-sabay. Kaya meron po tayong pang main event. Meron ang pinaka main event natin mga katribya. Eto, yung maganda po yung ating magiging presyo. Ang pitas po natin, netong 1.5. Marinis na. Meron na tayong 1.5. Kaya kung halimbawa, makakuha po tayo ng 10, malinis ang ating kita. Ay, malilibang ka. Mayroon kang 300 punong kalamansi, buhay ka na. Gusto mong makapagpaaral, basta't mga sikap ko lang, makakapagpaaral ka kahit 300 puno sa kalamansi. Pero pagka sa palay, yung isang hektare ang palay mo, pag mayroon kang pinag-aaral, gagahulin pa yung lalo kang college. Dahil po sa palay, mababa lang po ang kita. Malaki ang gastos, mababa kita, tapos natin po pa yung kalamidad, ubos ang iyong puhunan. Pero sa kalamansi, pagka napitas ka halimbawa ng mababa presyo, pero natsempohan mo naman yung kabila na susunod na meron kang pitasin, bawi ka naman. Kaya kikita ka ulit dahil hindi lang po siya isang bungahan. Okay. Alaga mo na ba to? Ha? Alaga mo na ba to? Oh, yan na yung alaga. O yung bunga pa to sa... Hindi, alaga na eh. Bunga na ng spray yan. Alaga na. Mm-hmm. Ang bunga ng tag-ulan, mga napitas na nauna na yun. Mm-hmm. Yeah, mga bunga na ng spray yan. Hindi naman kasi ito namuti ng bulaklak at iteri. Kaya kung ano yung labas ng bulaklak niya, yun din ang magiging bunga. Pero yung panunod naman niya, maganda-ganda rin yun. Kaya hindi naman natin makukuha lahat eh. Parang nagtuloy-tuloy yung inyong pag... Pili na po natin mga katribya po yung ating reject. O konti lang naman po yung reject natin. Yan ang kagandahan. Pagka halimbawa, naagapan po natin yung pitas, hindi po nare-reject po marami.
Yan. Yung lahat po na kasi ng mga may tusok po na yan, yung mga dilaw, yung mga hinog, yun ang reject. Iba po kasi ang presyo niyan. Kukunti lang naman po yung ating reject, mga katribya. Ayan ang ating tinatalasan dyan. Pero masarap ibenta, mga katribya, yung ganyang malalaki. Pagkaya na itiningin mo, maganda kita ng mga nagtitingin ito. Dahil naitingin mo halimbawa ng 80 kada kilo ito eh. Eh nako, mabenta. Ayan, Ate Terry, yan ko natin. Lalaki yan, Ate Terry. Oo. Kaya... Ganyan pala ang bata. Pag bata ka lang kasi, malalaki. Kaya nagdoduma pa yung mga buyer at ahente dyan. Oo. Kaya gustong gusto nila yun. Pero pagka matanda, nagpapasapasahan nila. Kaya pag mahal ang kalamansi, kahit matanda, pinapatulan na rin. Dahil wala sila kalamansi eh. Sarap lang pong pilihan, mga katribya. Pagka ganito may presyo. Ganyan po ang kainama sa kalamansi. Nga po ang kasama baba, mayroon rin sa pang mataas. Machechen po mo yung mga presyo. Dito. At isasalin. Sasalin na lang natin. Tama-tama, makulimlim na may panahon. Malaki na naman. Tama-tama at nakisama panahon natin. Yan. Para mapilian. Konti lang naman ang ating hinog. Ito naman. Ito si Ati Aja. O ba? Ay, lalaki ah. Okay. Okay yung pitas nyo na yan. Eh, talaga nang inupuan ninyo. Eh, talagang okay yan. Ayos na ayos na. Sige. Yan, para medyo matuyo-tuyo ng konti. Oo, dire-diretso na sa red bag, no? Oo, pagka napilian na, dire-diretso na sa red bag. Dahil nakakuha na siya, nakahinga na eh. Hindi naman basahan, ha? Oo, hindi nga. Ate Terry, Ate Belen. Anim. Oh, anim. Anim sila, mama. Oo, kaya... Oh, dumating si Ate Aja eh. Oo, wala pa, standby pa. Mamaya yung magpapadagdag yun. Ay, magdagdag dalawa eh, kasing dala-dalawa kami. Maging dos, anate. Ito yung ko, asako. Sige, mama. Ay, pesa ako mula.
Tapos pipilihan na natin at nung sasalin ako na magsasalin. Ano mama? Hindi. Mag-aasikaso ako ng pitas na mimili ng hinog. Alam mo sa silid mo sa red bag ito, hindi mo napipili ah. Dito ko na kinukuha mama para din na mahalayhay. Berde ba? Berde. Kailan pa kakuha? Sa linggo pa. Ay, nakatulog po mga katribya po yung ating anak. Si Bempis, mama po sa atin eh. Maihiga. Yun, ayaw po magpaiwan. Kaya sinama na po natin. Naiiyak kasi pagka naiwan natin. Naihiga natin yung ating anak, kapawa naman. Ilabas mo na lang Bernabe yan sa ulan. Manananghalian na po yung ating mga katribya bago mananghalian. Naka-10 bag na po ang kanila pong napitas. Ayan. Tatalian na lang natin. Pagka pumaganda po ang presyo ng kalamansi, imagine ninyo sa netong 1.5 is 50 pesos ang isang kilo. 30 kilos kasi mga katribya po ang laman po ng bawat bag. Hindi na po masama. Ngayon, yung ating pong pagpapagal ng paghihirap. Eto na, nagbunga na at nakaharvest na tayo. Meron pa po tayo mga natira. Susunod naman po yun na ating harvestin. Nakain na rin po yung ating pong mga kasama. Nakatulog eh. Ops, bebe, stay. Kawawa naman ang aking anak. Nakatulog. Higa ka na, higa. Saglit na ito. Nakatulog ang aking anak. Sabihin ni Siskora, maandami natin, maandami higa yung tayo. Okay, sige, kaya mo na kayo. Okay, makilo muna. Nako, tulog si Bembe. Wala, di ako makakabuhat ng kalamas eh. Yung bagsak yung aking bunso. Ayan, mga katripya. Bagsak ang aking bunso. Pero ganun pa man eh. Makakakuan pa rin. Katapos na sila sa pagpitas. Maaga sila ngayon. Half day lang po ang ating pong mga katribya. Kilohin na kung ilan pa ang kuhan. Ang kulang. Yeah, malalaki po yung mga red bag natin eh. May konti na lang isa. Okay, kain mo na po kayo. Ayan, ang ulam po nila ay sinigang na tilapia. With talbos ng kamote. Dito mahangin din eh. Oh, yeah, tama. Dito oh, kabidaan na. Ilagay niyo na yung tumpok diyan. Dito mahangin. Yo, pagkain. Ayun, ako pa si Bernabe na sili. Brother. Bo, matagal ko ako pa. Kumakain na. Para malaan ni sobra. Paano ka ginagawa? Hindi ko kilig. Ayan dyan. Yeah, dyan na. No. Mamalilim naman yan. Tama tayo pagkatapos nyo. Tsaka iin eh. Okay, kaya muna kayo. Ano po? Sakto-sakto. Pananghalian. Natapos po sila sa ilang red bag lahat. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10.
10 red bag. Tsaka kulang yung ating isang dilaw. Ang napitas sa ate. Pati dilaw. Yung berde. Kasi sumobra nga ng ngayon. Ah, 11 ba lahat? Ayun, baka kulangan ba niya? Hindi na usto. 4, 5, 6, 7. Kulang, hindi usto yan. 8, 9, 10. Hindi, 10 yung bilang dito eh. Panglabing isa yung hinog. Oo nga. Panglabing isa pala. Yeah, naduling na tayo sa ating pagbibilang mga katribe. 11 po pala yung napitas ng berde. Yan, tsaka kulang isang hinog. Yan, natapos na yung ngayon palang halian. O yan, paborito ni Ate Terry. Sinigang na tilapia. Yan, ang masarap na ulam. So mga katribe, hanggang dito na lang po muna ang ating pong vlog. Maraming salamat po sa ating pong mga bagong viewers, pati na rin po sa ating bagong subscriber. Pag nagustuhan niyo yung video na ito at wala kayo sa akin channel, please pakilike, pakisubscribe at pakishare sa ating pong mga kapwa natin merong kalamansi, para magkaroon din po sila ng inspirasyon at sa pag-aalaga magkaroon din po silang aanihin. So gaya ng dati, kasi ko Berhel Burag at lagi ng tatandaan, karunungan at ang alaman may katumbas sa kayamanan. Thank you for watching, God bless all, bye bye. Nakatulog na po yung ating pong anak. Ayan, napagod po yung ating mga mamimitas.